Ang posibilidad nga mga idol na itong si Buddy Hield ay mapunta dito sa team ng Los Angeles Lakers ay muling nabuhay. Matapos yan na meron niyang isang report na lumabas tungkol dito kay Buddy Hield. Sabi nga daw na itong Sacramento Kings ay likely to move Buddy Hield. According nga daw yan sa isang NBA executive. Maasahan nga daw natin mga idol na itong si Buddy Hield ay mawawala na dito sa Sacramento Kings. Na-trade na nga daw siya nung nakaraan para sa Lakers pero di ba hindi nga natuloy yon. So dito nga daw mga idol makikita natin na itong Sacramento Kings ay interested na i-trade nga nila itong si Buddy Hield paalis sa kanilang team. At matapos nga na lumabas yung balita na yan mga idol, lumabas na nga rin ang balita about sa possibility na itong Lakers ay kuwanin nga itong si Buddy Hield bago nga dumating ang NBA trade deadline sa February. At ang posibleng package nga daw na i-offer na itong team ng Lakers mga idol ay itong si Talen Horton-Tucker, si Kendrick Nunn na 2027 first round pick, 2.7 million na trade exception at isa daw veteran minimum na kontrata. At yung lahat ng yan mga idol ay kapalit lamang ng isang player na si Buddy Hield. Sa tingin nyo ba worth it ito mga idol na itong Lakers ay mag all in na, i-trade ang kanilang mga young player para nga mas tumaas ang kanilang tsansa na manalo ng championship? Dahil panigurado mga idol kung itong si Buddy Hield ay mapunta dito sa Lakers ay napakalaking tulong nito lalong lalo na ang kanyang 3-point shooting at ang kanyang ability na umiscore. So sa tingin nyo ba mga idol dapat na gawin ng Los Angeles Lakers itong trade na ito para nga mag-improve palalo ang kanilang team? Comment down below lang mga idol ang inyong mga opinion. At para nga sa ating susunod na balita, itong mga supporter nga ni Kyrie Irving about sa hindi niya pagpapavaksin ay nag-rally at nagprotesta sa harap niya ng Barclays Center. Tingnan niyo to mga idol. So nagsisigawan nga sila mga idol ng let Kyrie play. Obviously, hindi nga sila pabor dito sa vaccine kagaya ni Kyrie Irving. At ginulat nga nila itong mga security ng Barclays Center at nagkagulo pa nga sa harap ng arena ng Brooklyn. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Comment down below lang din ang inyong mga opinion. At yun na nga lamang din para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!